guys! Kamusta kayong lahat? Welcome to another episode of Taste Test with Kingsley. And for today's episode, tayo ay mag Bake and Churn Taste Test! Yes tayo mga ay may gagawa ng panibagong taste test na cake at yan nga yung Bake and Churn na ice cream cakes. Kaya sobrang excited na ako dahil yung cake na to meron siyang ice cream sa loob. Kaya bago pa dumami yung madadaldal ko, start na tayo para sa ating taste test. So ito na nga yung ating cake or yung ating ice cream cake. And wait lang, paano ba siya kukunin? So bago tayo nag-taste test, nilagay ko nga muna siya sa ref. And wait lang ha, dahan-dahan lang tayo. So ito na nga ang ating cake. Nakikita nyo ba yan? And ilalagay ko lang siya dito sa ating cake stand. Sobrang pahirapan naman to. Wait lang. Sobrang kanina pa ako na-excite na ito. Try natin siya. And hindi ko alam kung saan natin siya i-cut or i-slice. Pero sige na nga. Ito na. Bahala na. Kasi naman sa mag-melt pa siya, diba? Oh, grabe! Parang narinig ko na yung ice cream. So, pupunin natin yung part na to. Narinig nyo ba? Parang narinig ko yung sounds ng ice cream. So, wait lang. Papakita ko sa inyo yung loob niya. So, ganito siya, guys. Grabe, nakikita nyo ba? Wait lang, ha. So, ito nga yung itsura ng ice cream cake ng Bake and Churn na ang flavor ay cookies and cream. Like, meron siyang cookies and cream na ice cream. Tapos, parang nakapagitna siya sa moist chocolate cake. And then, frosted siya ng whipped cream and nilagyan siya ng melted chocolate and chocolate drizzle. And syempre, dahil nga cookies and cream yung flavor niya, nilagyan din nila siya ng decoration na Oreo cookie dito sa taas. Nakikita niyo ba yan? Ang cute lang, di ba? So, bago pa nga siya tuluyang mag-melt, itatry na natin yung cookies and cream na ice cream cake. Grabe! Sarap! Parang naaalala ko sa kanya yung mga ice cream na binibenta sa Singapore, yung parang ice cream sandwich, di ba? Like, yung parang sandwich kasi nila doon, yung tinapay, pinapalaman yung ice cream. Parang ganun yung concept niya. So, kung mahilig kayo ng ice cream at ng cake, perfect na perfect sa inyo to. Dito tayo sa whipped cream, syempre. Sarap. Natagal ko lang kasi hindi ko makain ng ice cream cake ng Bake and Churn. Like, inintroduce din kasi sa akin ng mga kapatid ko to nung I think grade school pa lang din ako or high school. Pero sila alam na nila to kaya nung inintroduce nila sa akin, sobrang nagustuhan ko rin. Kaya nung nag-college din ako, kinakain ko na rin talaga yung mga ice cream cake nila. Kung di ako nagkakamali, alam ko nagkaroon sila ng branch nila sa SM City Pampanga dati. Pero ngayon di ko sure kung bakit nawala sila doon or bakit umalis sila. Sarap. Like, hindi super duper tamis yung moist chocolate cake nila. Masarap nung melted chocolate nila tsaka nung chocolate drizzle. Sila yung nagbibigay sweetness para sa ice cream cake natin. May nakikikain.
And alam ko, sobrang dami ng mga bake and churn na branch dito sa Philippines, like bandang Manila. Pero dito sa Pampanga, wala na akong alam. Pero buti na lang, meron akong nakita na parang authorized reseller nila. At yun nga yung Ice Cream Station 101. Like sila, nagdi-deliver sila dito sa May Lubao or sa May Guagua. And then may bayad lang syempre yung delivery fee nila, pero hindi naman ganun kalaki. Kaya kung gusto rin ninyo na magpa-deliver ng ice cream cake sa kanila, i-visit nyo na lang yung Facebook page nila at ilalagay ko dito para makapag-inquire kayo, dahil alam ko sobrang dami pa ng mga flavors nila ng ice cream cake. So dahil nagustuhan ko siya and talagang gusto ko naman yung mga ice cream cake nila, I think kakain pa tayo ng konti na lang. Gusto nyo ba yan? Sarap, diba? Dito muna tayo sa ice cream part niya. Sarap. Alam mo yung hindi siya sobrang tamis and balancing-balance lang, like saktong-sakto lang talaga yung pagkalasa niya and hindi siya nakakaumay. For me kasi yun ang pinaka-importante pagdating sa cake, like yung hindi siya nakakaumay, yung parang mauumay ka na sa sobrang tamis niya, and ito wala siyang umay factor. Sarap, like, sobrang init ngayon, like, I think perfect na perfect talaga siya kung magse-celebrate kayo ng birthday or ng kahit anong okasyon, tapos gusto niyo bumili ng cake, tapos sobrang init, perfect na perfect yung ice cream cake na to para sa celebration niyo na yun. And bago ko nga pala makalimutan, bago tayo gumawa ng outro, ang masasabi ko lang sa packaging nila, like, dahil nga ice cream cake siya, medyo makapal yung box nila, and ever since na nalaman ko or nakilala ko yung bake and churn, ganito na yung packaging nila, dahil nga, syempre dapat mas makapal para hindi agad mag-melt yung ice cream niya sa loob, and para pag dineliver nila siya sa'yo or kung pipikapin mo, and then babiyahe ka pa, hindi agad maaalis yung lamig niya, kaya sobrang nice ng packaging nila and match na match siya, or I think parang ano ba yung tamang word doon? Parang sobrang appropriate siya, kung pwede mong sabihin na ganun. Parang sobrang appropriate siya dahil nga parang hindi agad mag-melt yung ice cream ng ating ice cream cake. So yun na nga, ang masasabi ko lang sa ating taste test na to, sobrang nag-enjoy ako and sobrang natuwa ako na gumawa tayo ng panibagong cake na taste test, and this time nga hindi siya yung ordinary na cake lang or yung mga regular cakes na alam natin, and nag-pause muna tayo sa mga cheesecake at sa mga ibang cakes, at ito nga, tinry natin yung ice cream cake. Like, kung sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo yung cake at yung ice cream, I think ito yung pinaka-perfect na product para sa inyo. And about naman sa cake nila, ang masasabi ko lang, hindi siya ganun katamis and wala siyang umay factor, kaya kung kagaya ko kayo na ganun yung hanap sa isang cake, I think pwedeng-pwede rin talaga sa inyo yung cake ng Bake and Churn. So I think that's it. Kung nag-enjoy kayo, kung pinapanood nyo kung ginagawa natin yung Bake and Churn taste test na to or yung ice cream cake taste test na to, please don't forget to give this video a thumbs up and share it to your friends para mapanood din nila. Sana patuloy niyo pa rin ako suportahan at panoorin yung mga susunod na i-upload ko na vlogs. Muli, ako si Kingsley, ang inyong kapwa gutom na nagsasabing huwag na huwag magpapagutom. Hanggang sa susunod na vlog! Bye!